Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John, chapter 1, verses 3 hanggang 4. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. The truth and the tradition of Christmas. So napakahalaga po na makita natin yung kahalagahan po ng katotohanan upang maunawaan din natin kung ano po yung dapat na malaman natin patungkol po sa Pasko. Lalo na po na ang Pasko po ay kadalasan po sineselebrate natin na ang pagkaunawa po natin ay tradisyon. At alam niyo po ang tradisyon po may paalala sa atin dyan sa Colossians chapter 2 verse 8. Sabi po dyan, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. So tayo po'y pinapaalalahanan ng Biblia na mag-ingat po tayo sa tradisyon po, kasi kadalasan po ito po ay nagmumula sa mga alituntunin ng mundong ito at hindi po sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi po meron pong tradisyon na sumasang-ayon po sa salita ng Diyos at meron din naman pong tradisyon na kumukontra po sa salita ng Diyos. So ano po ang dapat maging posisyon natin mga Kristiyano? Unang-una po, we must honor the Word of God over tradition. So dapat po mas unawa natin ang salita ng Diyos kaysa sa tradisyon. Kaya tayo po dapat ang magbigay ng totoong malalim na kahulugan ng Pasko. Ano po? Pangalawa po, kailangan makita natin yung totoong meaning ng Pasko. Bakit ba sineselebrate ang Pasko at ano yung tunay na dahilan po nito? At pangatlo po, dapat nakasentro po kay Kristo ang celebration ng Pasko. Ngayon, ikukumpara ko lamang po sa inyo ano po, kung ano po yung pagkakaiba ng tradisyon sa katotohanan. Unang-una po, sa tradisyon, hindi naman po talaga tiyak at higit sa lahat sinasabi ng kasaysayan na December 25 talaga ang Kapaskuhan. Kaya lang po, ang mahalaga po dun, minsan po sa mundong ito, maalala natin na pumarito po ang Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga po kasing katotohanan ay makita natin na siya po ay naparito upang iligtas po ang tao. So, ginagawa po natin ay tuwing December 25. Kaya napakahalaga po na makita natin at paunawa natin sa ating pamilya at sa ibang tao na si Kristo ay sinilang sa mundong ito noong isang pagkakataon na kung saan ang mundo ay nasa kadiliman. Pero ito po yung mahalagang katotohanan. Ano po? Alam niyo po ba na si Kristo ay pwedeng isilang sa puso ng tao? Kaya nga po ang sabi ni St. Paul sa Colossians chapter 1 verse 27, ito po yung isang mystery na dapat maunawaan ng tao. Christ in you, your hope of glory. Napakagandang katotohanan po nun. Si Kristo po ay suma sa atin. Ano po? Pwedeng maranasan ng tao. Hindi na po siya isisilang sa sabsaban, kundi dapat siya isilang na sa puso ng tao. Pangalawa po, no? Sa tradisyon po, ang kanila pong kagalakan ay nababase lamang po sa mga material possessions. Ano po? Yung worldly joy na tinatawag, pansamantala po yan. Maraming tao nagsasaya lamang pagka Christmas season. Ang totoong katotohanan po o yung katotohanan po ng Pasko na napakahalaga po ay yung totoong kagalakan nang gagaling po yan sa puso ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 11, so that your joy may be complete. So dapat hindi lamang po tuwing araw po ng December 25 nagiging totoong masaya ang tao, kundi dapat po sa buong taon, dapat po taglay-taglay natin ang kagalakang nagmumula sa Panginoon. Pangatlo po, makukumpara nyo po, no, pagka nagsiselebrate tayo ng Pasko, pinapractice din naman natin yung exchange gifts at tinatawag na sabihin na natin loving one another.
Pero kadalasan po, worldly po ang paraan natin. Ano po, tumatanggap tayo ng regalo, nagbibigay tayo ng regalo. Ano po? At minsan po, nagtatampo tayo pagka hindi tayo natuwa doon sa regalong tinanggap natin. Ano po? At yung iba naman po, pinapractice din natin pagka Pasko, nagpapatawad tayo, nagkakaroon ng reconciliation, pero pansamantala lang. Kasi alam niyo po, mahirap talagang i-celebrate ang Pasko nang parang meron kang kagalit, katampuhan, ano po. Kaya meron tayo tinatawag na reconciliation din. Pero nakakalungkot po doon, yun ay temporary lamang. Ano po, pansamantala lang. Ika nga ay parang ceasefire lang. Ano po, pero ang totoo po, na dapat maging kalagayan ng puso, kung si Kristo ang nagahari dito, ay dapat po ma-exercise po natin yung God's love na kung saan tayo po'y nagbibigay unselfishly, walang kapalit, at laging nagpapatawad. Kasi ganun po ang pinakita ng Panginoon sa John chapter 3, verse 16. Nagmahal siya, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ano po? So, pagka Pasko po, nagbibigayan din po tayo ng regalo. Ano po? Pero ang regalong binibigay natin ay mga regalong hindi naman talaga naglalas sa buhay na ito. Ano po? Paalala po sa atin na mga material things, money, things na pwede natin bilhin ay temporary. No? So, maganda po yung nagbibigayan po tayo ng regalo. Pero dapat po, pagka Pasko, maisip natin na nagregalo ang Diyos. At ang regalo niya, pinaka-importante sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans chapter 6, verse 23, the gift of eternal life. Pero nakakalungkot po, maraming tao, hanggang ngayon, tinatanggihan po yung regalo na yan. Ito po, mas gusto natin yung mga regalo na tinatanggap natin, nakikita sa mata. Pero mahalaga po yung regalo na ibinigay ng Panginoon. Di ba natin nakikita? Nais niya pa lang bigyan tayo ng kapatawaran at kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat po i-share po natin yan. Yan ang panalangin natin tuwing Pasko, katulad ng panalangin ni St. Paul sa Galatians chapter 4, verse 19. At sabi nga, till Christ be formed in you. Yun ang prayer ni St. Paul. Ano po? At ma-experience nila yung sinasabi na Christ in you, your hope of glory. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!